siguro. Ayos lang mga idol, ayos lang, buto-buto. So yun na nga mga kagwapo, subukan nating i-reading to. Gamitin natin tong digital multimeter. So select natin tong ayan, yung sa capacitor. Check muna natin tong capacitor. So naka-auto siya. So ito. Ayan. Ayan o. Wala na siyang reading. Wala nang reading o. So, next naman, itong thermal fuse. Busted na to eh. Oh, kitang-kita naman, busted. Pero check pa rin natin para makonfirm natin. So, gamitan natin ang buzzer. Select natin yung buzzer. Kung buo to, dapat may tunog yan, magbabas yan. So, pag busted na, ayan, wala na. So, meaning, putol na yan, busted na yan. So, okay. Yun lang. So, bibili muna tayo ng pamalit. 1 week later. So, yun lang mga idol, oh. Nakabili na tayo ng pamalit na pyesa. Ito yung sa starting capacitor, same value. Ito naman yung sa thermal fuse, iba lang itsura niya compared dun sa nakakabit dito sa stator winding. Ayan. Wala na kasing mabilhan, walang mabilhan ng ganito eh. Pero pares lang naman yan, thermal fuse. So, kakabit na natin to mga idol. Let's go! Bago natin ikabit mga idol ang ating bagong pyesa, i-check muna natin. Umpisan natin dito sa thermal fuse. Ayan, nakalagay tayo sa buzzer. Subukan natin, testingin muna natin buzzer. Ayan. Tapos check natin yung thermal fuse. Yung thermal fuse. Ayan, buo siya. Buo siya mga idol. Sunod naman natin yung starting capacitor. Silip muna natin sa capacitor. Ayan. Naka-auto siya. Naka-nano farad. Yun yung bagong capacitor natin. 1.5 microfarad. Yun. Dito ba? Ah, baliktad. Baliktad pala mga idol. Yan. Uy, hindi makita. Uy, malabo. Uy, ayan, 1.5 microfarad. Ito 450 volts. Ah, 400 volts. Okay, parehas lang naman yan. Check natin ha. Yung capacitance nya. Parehas. Ayan o. Ayan. Ayan, nasa 1.4786 microfarad. So, kunting differential lang yan. Pwede mo nang i-round off yan eh. Para maging 1.5 microfarad. So, okay yung capacitor. So, pwede na nating ano to, ikabit. Okay. So, ayan na nga mga kagwapo.
palitan na natin itong sirang piyesa. Ayos. Ayos ba yung gupit ko, mga kagwapo? Comment nga kayo. Yup! Ayos ba yung gupit ko? Ayos na. Mas lalong gumwapo ah. Hindi totoo yan! Agay! Meron tayong basher, mga kagwapo. Nasa gilid-gilid lang. Mag-ingay nga yung basher dyan. May basher. Number one, basher. Ay, amo. Oh, narinig niyo yung basher? Hindi nga yan. Double check ko uling. Testing kung ano. Kapasito. Ay, hindi siya nakakabit dun sa stator winding. Buo pa pala, mga idol. Buo pa. Buo pa ang kapasitor. Yan, nakikita ba? Yan ka nakikita. Ito ko sa inyo. Yan, mga idol. Double check natin yung kapasitor na i-reading natin uli siya. Hindi siya nakakabit dun sa stator winding para sigurado. Ayan, naka-automatic tayo. Capacitance checking. Ayan. Ayan, okay pa siya mga idol. Ayan mga idol oh. Okay pa. 1.4. So kapag ka kayo nag-check ng ano, ng starting capacitor, mas maiging tanggalin niyo yung kahit yung isang linya lang, kasi tinanggal ko na yung dalawang linya eh. Yung isang linya tanggalin niyo tapos reading niyo para sure kayo. Marireading nyo na maayos. So yan, buo pa siya. So gagamitin ko na lang uli ito. Kabit natin uli mga idol yung dating kapasitor niya. Kasi buo naman. Hinangan na natin. Sa mga veterans dyan, alam na alam nyo na to. Pero sa mga beginner, pag nag-check kayo ng kapasitor, tanggalin nyo kahit yung isang linya lang. Tsaka nyo i-reading yung capacitance para sure ball ba. Ayan, nalugtong na natin uli. Hindi natin ang electrical tape. Wala kasi akong shrink cable tube. Mas maganda nang may shrink cable tube mga idol. Dahil wala electrical tape. Electrical tape na lang ang ating ganito. Okay naman yung electrical tape mga idol. Ang importante nakabalot, hindi na siya magiging open wire. So ang sunod ay ang thermal fuse. Papalitan natin po thermal fuse. Ini-istorbo po tayo mga idol. Alam niya namang may ginagawa ko. Ini-istorbo niya tayo mga idol. Bakit ganun mga idol? Joke lang daw po mga idol ang sabi. So yun na mga idol. Ikabit ko na yung thermal fuse. Ganyan na siya. Tapos ito rin yung dating kapasitor. So, ipipix ko na ito dito sa stator. And then, pagkatapos, makasimbolin na natin uli. And then, testingin na natin.
Ngayon mga idol, ay kabit na natin. Testingin na natin ngayon. Subukan na natin kung gagana naman ako. Ayan, kika nyo naman, umaandar na. Medium, high, low, medium, high. Tagumpay mga idol, tagumpay. So, ilalagay ko na yung fan blade, yung front saka rear grill. Tapos testing natin ulit. Off na natin. On na. May remote ito eh. Kaso hindi ko alam kung saan nila nilagay yung remote. Okay na mga idol. So ayan na mga idol oh. Asimbolo natin. Testingin na natin na nakalagay na yung fan blade niya, kumpleto na. Yon. Tagumpay mga idol. Kita niyo naman. Ah. Oh, sarap ng hangin. You know? Ayos na mga idol. Ayos na, buto-buto. Para sa summary sa ginawa natin ngayon, pagre-repair nitong electric pan. So, yung problema niya is yung thermal fuse lang. Yun ang naging problema niya. At yung ano rin pala, yung dun sa yung shaft ng rotor, medyo marumi na. Kaya nilagyan ko ng ano na WD-40. So, mandulas na siya. Dati malagkit yun eh. Matigas. Yung capacitor naman, okay pa naman siya.
gumagana pa. So accurate pa yung capacitance niya, 1.5. 1.49, 1.5 ganun. So nung una, hindi natin na measure ng maayos dahil nakakabit siya dun sa stator, sa winding stator. So ang ginawa ko, tinanggal ko, pinutol ko, minisure ko ulit. So good pa siya. So hanggang dito na lang, mga kagwapo. Sana may napulot kayong kaunting kaalaman sa ating ginawa ngayon. Kung may comment kayo, kung may katanungan, huwag kayong mahiya. Comment lang sa sa comment section. At malamang mababasa ko rin yan. At malamang marireplyan ko rin kayo. So hanggang dito na lang, mga kagwapo. Don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. So hanggang dito na lang. Hanggang sa muling pagkikita. Diyos mapalos!